Hello guys, in this video no sasagutin natin itong problem na ito, no. So this topic pa din is bending strength of compact shape, and we are going to solve this problem. So the problem is the beam shown in the figure is a W16 by 31 of A992 steel. It supports a reinforced concrete floor slab that provides continuous lateral support of the compression flange. The service dead load is 450 pounds per foot. This load is superimposed on the beam and it does not include the weight of the beam itself. The service live load is 550 pounds per foot. Tapos yung tanong is, does this beam have adequate moment strength? Okay, so use LRFT, add ASD. Okay, so let us solve this problem. Ayun, so ulitin lamang natin guys, no? So again, ang kailangan natin dito malaman is kung adequate ba yung moment strength nitong beam na ito, no? Para ma-resist nga yung loads na nandyan. So, ayun. So, isulat muna natin yung mga loads na nandito. So, ang sabi dito guys sa ating problem, yung dead load nga daw is equal to 450 pounds per foot. Pero take note na sa 450 pounds per foot na ito, no, hindi pa dito kasama yung weight ng beam itself. So, sabi dito, this load nga daw is superimposed on the beam and it does not include the weight of the beam itself. So, kailangan pa nating i-add yung weight ng beam na to. Okay, so ang beam na to nga, ang sabi sa problem, is a W16 by 31. Ito o, W16 by 31. Take note guys, no, na yung 31, ang ibig sabihin itong 31 na nandito sa W16 by 31 is the nominal weight ng section na to, ng wide flange. So this is a wide flange. Yung 16 dito is the nominal depth and yung 31 is the nominal, that is in pounds per foot. Okay? So, bali guys, no, all we need to do para ma-include natin si weight ng beam ay i-add natin ito si 31 pounds per foot at ang mangyayari ay magiging 481 pounds per foot na nga yung ating dead load. And of course, we will also consider here the live load, which is ang sabi sa problem, the live load is 550 and this is in pounds per foot. Okay, so ayun. So ngayon guys, no, ang kailangan nating malaman kung adequate ba nga ba yung ating moment strength ng beam na ito, no, kung i-apply natin itong mga loads na ito. Okay, okay, so paano nga ba natin masasagot nga itong tanong na to? Okay, so does this beam have adequate moment strength? Okay, so parang ang dalil lang ng tanong, no, parang answerable by yes or no. Pero take note, no, kailangan nating i-prove na adequate nga or hindi nga yung ating moment strength ng beam. Okay, so para sa LRFD, all we need to do para mapatunayan natin na adequate moment strength, dapat masatisfy niya ito, that is M sub U must be less than or equal kay phi MN. Okay, so kapag ASD, ang kailangan natin mapatunayan dito guys is that moment sub A must be less than or equal to M sub N over omega, no? So, ayun, so para klaro tayo guys, no, yung M sub U natin dito at saka yung M sub A are the moments caused by the loads. Tapos yung FMN at saka yung MN over omega, ito yung moments na kayang i-resist ng ating section. Okay? So ibig sabihin nito guys, kapag na-satisfy natin na yung moment cost ng load is less than or equal sa kaya ng ating beam, ibig sabihin safe yung ating beam. So, meron siyang adequate na moment strength. So, katulad, ganun din dito, no? So, kapag na-satisfy natin ito, that means, no, meron siyang adequate moment strength. And kapag hindi siya na-satisfy, ibig sabihin ito, kapag lumampas si M sub U kay FMN or lumampas si M sub A kay MN over omega, then hindi enough yung kanyang moment strength and therefore, mag-fail siya. Okay? Sige. So, ang una natin kailangan of course is hanapin muna natin kung ano ba yung magiging ano ba yung properties ng A992 steel. Okay, so ano ba yung kanyang F sub Y and ano ba yung kanyang F sub U. Okay, so nandito tayo guys sa table 2-4 sa ating AISC 14th edition. So hanapin muna natin yung A992 steel. So according dito, ito yung ating A992 steel na kung nakikita natin. Yung ating F sub Y is 50 KSI and the F sub U is 65 KSI. So again, so ilagay lamang natin dito, no, so para sa A992 steel, yung ating F sub Y is 50 KSI and yung ating F sub U is equal to 65 KSI. Take note guys, no, so pag compute nito, pag para mapatunayan natin ito at saka ito, take note na common yung kanilang M sub N. Ibig sabihin guys, no, pareho lamang yung ating mga computation ng M sub N at ang magiging pagkakaiba lang nila dito
dito at saka dito is yung pag-compute ng m sub a at saka m sub u. Okay? So, m sub u at saka m sub a at saka yung, of course, yung phi at saka omega. Okay? So, unahin muna natin siguro ang i-compute yung m sub n kasi ito yung medyo matagal. No? Okay? So, paano nga ba natin mako-compute yung ating m sub n? Okay? So, una natin gagawin, of course, is kailangan muna natin i-check yung compactness ng ating mga elements sa ating beam. Okay? So, yung ating beam according dito is a wide flange. So, ibig sabihin, yung ating section ng ating wide flange is ganito. So, ilan nga ulit yung elements natin dito? So, meron tayong apat na flanges. Isa, dalawa, tatlo, at saka apat. And of course, meron tayong pang limang element which is yung web. Okay? So, ayun. So, anyway, yung element 1 at hanggang 4 ay pare-pareho mga flange, di kakalahati ng flange. So, bali, isa lang yung ating computation dito. Tapos, yung element 5 will be another computation naman para sa web. Okay? So, sige nga, guys, no? So, i-compute muna natin. Dito muna tayo sa flange. And take note, yung flange is unstiffened element. So, bakit natin tinatawag na unstiffened element yung flange? Kasi nga, ang sabi natin sa ating definition, yung unstiffened element is isang end lamang yung support. So, sa katulad nito, guys, element 1, yung isang end is supported by the web. Samantalang yung isang end ay free. So, ibig sabihin, ito is an unstiffened element. So, ibig sabihin guys, no, kapag unstiffened element, dahil nga unstiffened element si flange, kailangan natin ngayong malaman kung compact ba to, non-compact, at saka slender. Okay? So, dun tayo kukuha ng formula sa unstiffened na part ng ating table. So, again, so dito tayo pupunta sa table B4.1b. So, ito yung table para sa members subject to flexure. So, pinag-uusapan kasi natin dito yung about sa beams. So, ina-analyze natin yung beam. So, dito tayo pumunta sa table B4.1b. So, again, no, ang table B4.1a ay para yun sa mga members subjected to axial compression, katulad na lamang ng column. Okay, so dito tayo guys, no. So, ayun, so meron tayong dalawang parts dito ng table na to. So, merong unstiffened element, nakita natin, and meron ditong stiffened element. So, of course, since sabi nga natin na yung ating flange nga ay unstiffened element. So, dito tayo pupunta sa from number 10 to number 14 kasi ito yung ating unstiffened elements na mga formula. Hanapin muna natin, asan ba dito yung ating applicable na formula? Ang sabi, sa number 10, that is flanges of rolled I-shaped sections, channels, and tees. Okay? So, ito yung ating gagamitin. So, bakit? So, sir, bakit hindi gagamitin si 11, no? Hindi gagamitin sa 11 kasi sa 11, flanges of doubly and singly symmetric I-shaped built-up sections. So, para sa number 11, ito yung mga built-up na mga sections. Ibig sabihin, okay, ang pagkakaiba ulit nila is yung number 10 is mga rolled I-shaped sections. Ibig sabihin, may manufactured na to. Ito yung mga manufactured shapes, katulad na lamang ng wide flange, ng mga channel, ganun. Yung built-up is yung mga pinagdugtong-dugtong mo na mga plates or bars na mga elements. Tapos, ito yung mga pinagdugtong-dugtong mo na mga shapes para makabuo ka ng panibagong shape. So, for example, katulad nito, ang bar na to is winneled sa isa pang bar, tapos winneled sa isang bar. So, that is a built-up. Okay? So, again, ang ating gagamitin is itong number 10 because ito yung para sa rolled I-shaped sections. So, take note, guys, no, na itong B over T na to, ito yung ating tinatawaging lambda. So, ito nga yung width to thickness ratio. Tapos, ito yung ating lambda P. Tapos, ito yung ating lambda R. Okay, so, pali guys, no, all we need to do is i-compute ito, itong lambda na to, itong lambda P at saka yung lambda R. Tapos, ang sabi nga natin sa ating nakaraang discussion, so, ang sabi nga natin, no, na kapag yung ating lambda is less than or equal kay lambda P, then it is a compact na shape or compact na element. And kapag yung ating lambda is between lambda P at saka lambda R, then that is a non-compact. And kapag naging greater than si lambda kay lambda R, then it is a slender. Okay, so again, ulitin naman natin guys, no? So yung ating wide flange dito is, yung ating size nga is W16 by 31. Ito yung ating sinabi sa problem dito, no? So, W16 by 31. Okay, so hanapin natin, guys, yung properties nitong ating wide flange na W16 by 31. So, pumunta tayo sa AISC manual. So, nandito yung W16 by 31. Hanapin lamang natin. Okay? So, ito yun, guys, no? So, ang sabi dito para sa W16 by 31, yung ating area is 9.13.
depth natin is 15.9 and so on and so forth. Okay, tapos kakailangan din natin guys yung itong nasa kabilang side. Ito, kopyahin natin ito yung W16x31. So again, sabi natin kanina, no, ito yung continuation guys, no, kasi nga, di ba nga, sa AISC manual, yung isang part is dimensions, yung isang part is yung mga properties. So ayun, so 31 yung ating nominal weight. Ginamit natin ito kanina. Then of course, kakailangan natin itong mga nandito mamaya. Okay, so kopyahin natin ito. Kung napapansin natin guys, dito sa ating AISC manual, meron nang na-compute actually dito na B sub F divided by 2 T sub F. And actually, yan na mismo yung tinutukoy dito sa lambda natin na formula. So bakit? Okay, so take note guys, na para sa pag-compute ng lambda, yung ating B na kailangan dito is kalahati lamang ng width ng ating flange. Okay? Kung nakikita natin sa figure na to, yung ating B is kalahati lamang nung width ng flange. So in other words, para makuha natin yung ating B dito, that is B sub F divided by 2, tapos divided by yung thickness. So yung thickness dito na tinutukoy is yung thickness ng ating flange. So kung isi-simplify natin ito, magiging B sub F over 2 times T sub F. Okay? So ayun. So ang sabi dito sa ating AISC manual, yung W16x31, yung value ng B sub F over 2 T sub F is 6.28. So i-solve lang natin kasi minsan no, sa board exams, for example, hindi naman binibigay itong B sub F over 2 times T sub F. Okay? So i-solve natin to guys. So ang ating B sub F dito, ito yung ating ano, W16x31. Tapos ito yung kanyang continuation. So ang gagamitin natin ulit, B sub F. So yung ating B sub F ay ito, 5.53. So this is 5.53 then divided by 2 times T sub F. Yung ating T sub F is yung thickness ng ating flange which is 0.440. Okay, so pag kinompute natin ito, ang lalabas of course is 6.284. So ito yung ating value ng lambda. Ayun. So i-check lamang natin doon sa table kung ilan ba yung ating value. Ang sabi dito guys, the value is 6.28. So ayun, so sakto yung ating pagkakocompute ng ating lambda. Okay, so ngayon i-compute naman natin yung ating lambda p. So para sa lambda p, that is simply 0.38 square root of e over fy. So this is 0.38 square root of e. Yung ating e dito is constant, which is the modulus of elasticity. And that is 29,000 KSI. Still man to. And F sub y natin is, nakuha natin to kanina, sabi natin A992 steel nga daw ito. So yung ating F sub y is 50 KSI. Okay, so ang lalabas dito of course will be equal to, this is 9.152. So see nga guys, no, kasi na-compute natin ngayon si lambda at saka si lambda p. So baka naman nandito siya sa compact. So kapag kayo si lambda nga daw is less than or equal kay lambda p, then that is compact. So sige nga, i-compare natin ngayon. Yung ating lambda is 6.284 and it is less than kay 9.152. Okay? So dahil nga less than siya, so pasok siya dito sa compact and therefore yung ating flange ay compact. Okay, so take note guys, no, hindi na natin kinompute si lambda r dito, pero kung sakali, pwede pa rin naman natin siyang i-compute, no, pero take note na na-satisfy na kasi natin si compact, and take note na isa lang naman dito yung pasok sa ating classification. So kapag na-satisfy na si compact, automatically kahit hindi natin natapos yung pag-compute ng lambda r, hindi na rin naman pwedeng maging non-compact or slender nga itong ating flange na kinocompute natin. Okay, so ayun. So, pero kung kinompute natin ito, ganun pa din, no, wala pa rin magbabago sa ating classification. Okay? Sige. So, dito tayo guys sa ating next. So, sa flange pa lang iyon. Okay? So, dito naman tayo sa web. So, ano ba yung ating web? Okay? So, yung web natin guys, no, kung napansin natin dito sa ating drawing, yung web will be a stiffened element. Okay? So, web natin is a stiffened element. At dahil nga stiffened element siya, dun tayo kukuha sa mga formula ng stiffened element. So, again, dito tayo ulit sa ating classification of shapes na table. Table B4.1B ng AISC manual. Okay, so stiffened element yung ating hinahanap, guys. And we are talking about the web na wide flange na shape. Okay? So, ang pupuntahan natin, of course, is yung number 15. Okay? So, kung napapansin natin, meron dito yung number 15 at saka number 16. So, ang pagkakaiba nila
is yung number 15 para to sa doubly symmetric na eye-shaped sections and channels. Samantalang yung number 16 is singly symmetric, okay? So kung napapansin natin sa drawing, etong flange na to is mas mahaba compared dito. So ibig sabihin, symmetrical lamang itong ating shape na to sa axis na ito, no? Pero hindi siya symmetrical sa x-axis, okay? So dito tayo guys sa ating number 15, kasi ito yung ating applicable. So this is the web of doubly symmetric eye shaping. So kapag doubly symmetric, ibig sabihin both x at saka y axis ay axis of symmetry nga ng ating shape. Okay? So ito yung ating kakailanganin na formula. Okay? So again, yung ating lambda ay ito. Ito yung ating magiging lambda p at ito yung ating lambda r. Okay? So kailangan nating i-compute ito. So ayun, so kapag again ulitin lamang natin guys, no? So, kapag kapasok na siya, kahit lambda at saka lambda p lang ang ating makompute, makukompare na natin kung compact ba siya or hindi. Okay? So, let us now compute yung ating lambda. And yung ating lambda is h over t sub w. So, ano ba yung h? So, kung napapansin natin dito sa drawing, yung h natin is mula dito, papunta dito. Yung usual na pagkakamali ng mga students is that kinukuha nila yung total depth, tapos minaminus yung thickness ng flange baka dalawang beses. No, hindi yun. Mali yun, guys. No. So, meron tayong definition ng h. Okay? So, puntahan na muna natin yung definition ng h para mas maintindihan natin. Okay. So, sabi dito, so, we are talking about sa h ng ating webs ng rolled or formed section. So, ang sabi dito sa definition, the h is the clear distance between flanges less the fillet or corner radius at each flange. Okay, so kailangan daw nating i-minus kay clear distance man ito ng flanges less the fillet or corner radius ng bawat flange. Ano ba yung ibig? Ano ba yung fillet or corner radius? So kung titingnan natin dito sa drawing, guys. Okay, so tingnan natin guys dito sa ating drawing ng ating mga wide flange. Ang ibig sabihin guys dito is yung h nga daw is the distance between the flanges less the fillet ng or corner radius ng ating mga flange. Okay? So, ang ibig sabihin nito, no, all we need to do para ma-compute natin si h is actually the total depth, ito pa din na total depth, itong total depth na to, i-minus natin yung k, itong k na to. Okay, so para maano natin guys, no, yung h natin is hindi equal to t, no, magkaiba yung value ng t at saka ng h. Para klaro tayo, kasi take note, yung ginamit yata dito na pag-compute ng t is yung sa k-det, no? Pero ang gagamitin kasi natin dito is k-des, no? So, bale, all we need to do para ma-compute natin guys si h ay that is simply equals to the total depth then minus the k-des. Dalawang k-des yung ating ma-minus, so 2k-des. Okay, so I hope naintindihan yung ibig kong sabihin guys, no? Kasi meron tayo ditong k-des, kung titingnan natin dito, ito ay k-des at ito ay k-des pa din. Okay? So, bale, total depth minus dalawang k-des. Then divided by the thickness ng ating web. Alamin muna natin, ano ba yung ating total depth ng ating wide flange? So, yung ating total depth dito is 15.9. Ito yun. Okay? 15.9. So, 15.9 minus dalawang k-des. So, yung ating k-des dito is 0.842. So, minus 0.842. 2, then divided by the thickness ng ating web, which is ang ating T sub W is 0.275. So, 0.275. Okay? So, ngayon, pag kinumpute natin ito, guys, no, ang lalabas natin na value ng lambda is 51.695. Okay? So, ngayon, i-compute naman natin ano ba yung ating magiging value ng lambda P. So, lambda P na lang muna i-compute natin, no? Kung makompute natin si lambda P, then malalaman natin kung compact ba siya or non-compact. Okay? So, sige. Then, kung hindi masatisfy si compact, then kailangan natin i-compute si lambda R, no? Kasi hindi siya compact, then kailangan natin i-compare pa, gamitin sa comparison si lambda R. Okay? So, dito tayo, guys, kay lambda P. So, sa lambda P, that is equals to 3.76 square root of E, which is 29,000 KSI, constant ito. And F sub Y natin is 50 KSI, kasi nga this is an A992 steel na material. So, ayun. So, ang lalabas dito, guys, is 91.03. And take note that 91.03 is greater than 51.695. So, yung ating lambda is less than kay lambda P, which is pasok pa rin siya dito sa compact. Yung ating lambda is less than kay lambda P. So, therefore, compact pa din yung ating web. So, therefore, this is compact. So,
Dito na tayo pupunta guys sa ating table user notes. So dito napag-alaman natin that the flange nga is compact. So compact nga si flange and compact din si web. So ibig sabihin, pupunta tayo ngayon sa section F2 ng ating manual and dun tayo kukuha ng formula para ma-compute si nominal flexural moment. So yung ating limit state na gagamitin is yielding at saka lateral torsional backlink. So ito yung nasa F2. So ayun, so dito tayo guys sa ating F2 or dito na yung ating section 2 ng ating chapter F. Ayun, so ang sabi guys dito no, para makuha natin si nominal moment, yung nominal moment nga daw is the lower value using the limit state ng yielding at saka yung lateral torsional buckling. So unahin muna natin guys yung yielding. So ang gagamitin na, ang gagawin natin is i-compute natin yung ating nominal moment which is equal to the plastic moment and this is equal to F sub Y multiplied by Z sub X. Okay, so F sub Y natin, alam natin to kanina pa, this is equal to 50 KSI and yung ating Z sub X is makikita natin siya sa ating AISC manual. So tingnan natin yung ating nandito. So ito yung ating Z sub X. So this is W16 by 31 at ang ating Z sub X is 54. Okay, so Z sub X is 54 and this is in inch cube. Okay, so ngayon kapag kinumpute natin yung ating nominal moment, ang lalabas dito is 2,700 and this is in keep inch. So ngayon kapag kinonvert natin ito to keep feet, ang lalabas is 225 and this is in keep feet. So ito na guys yung ating nominal moment kung si yielding nga yung ating kinakonsider. Dito tayo sa lateral torsional buckling. So dito sa lateral torsional buckling, medyo mahaba-haba yung ating formula dito. Pero kailangan sabi dito is kailangan doon natin i-compare si L sub B, si L sub R, at saka si L sub P. Pero, no, ang sabi dito sa problem. Okay, so basahin muna natin yung ating problem ulit. Okay, so ang sabi dito sa problem, it supports a reinforced concrete floor slab that provides a continuous lateral support of the compression flange. Ayun, so itong ating beam nga daw ay nagsusuporta sa isang floor slab na nagpo-provide ng continuous lateral support sa compression flange. Okay, so anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nito guys, no, ay meron siyang lateral bracing. Okay, so ano ba yung ibig sabihin nga nung mayroong continuous lateral support? Okay, so balikan natin yung ating diniscuss sa nakaraang video. Okay, so ang sabi natin dito sa nakaraang video guys, no? So ang sabi natin, yung lateral torsional buckling can be prevented by bracing the beam against twisting at sufficiently close intervals nga daw. So, ang sabi, ito can be accomplished by either of two types ng stability bracing. At isa nga doon, si lateral bracing, which is, kung naalala nyo, sa diniscuss ko sa nakaraang video, ang lateral bracing is nilalagay natin dito sa may part na ating flange, no? Para mapigilan niya yung lateral displacement nga ng ating shape. Okay, so ibig sabihin na ito guys, no, itong lateral bracing ay pumipigil para hindi siya magkaroon ng lateral torsional buckling. It can be prevented, yung lateral torsional buckling can be prevented by either lateral bracing or torsional bracing. And sa case ng ating problem, meron nga siyang lateral bracing, so therefore, hindi siya magkakaroon ng lateral torsional buckling. So dahil hindi nga siya magkakaroon ng lateral torsional buckling, then hindi applicable dito si lateral torsional buckling. Okay, so ayun. So again, ulitin lamang natin guys. So yung ating lateral torsional buckling is not applicable. It's because meron tayong slab that provides continuous lateral support sa ating beam. So therefore, since isa lang yung pagpipilian natin, ibig sabihin, si M sub N natin ang gagamitin is 225 cube feet. So ito yung ating gagamitin guys na M sub N. Okay, so ngayon, bumalik na tayo dito sa taas, no? Kasi nga, ito yung ating pamamaraan para masagot natin yung tanong kung meron nga daw siyang adequate strength or wala. Okay, so LRFD muna tayo guys. Okay, so na-compute na natin dito, no, si M sub N. Ngayon, i-compute na lang natin dito si omega. Okay, so dito muna tayo guys. So phi natin dito of course is 0.90, okay? And then yung omega natin dito is 1.67. Ayun, so diniscuss natin yan sa nakaraan, no? Sabi nga natin, yung ating omega kapag ka flexural beam is 1.67 and kapag ka LRFD naman, yung ating phi para sa flexural member is 0.90. Okay, so ang ating nalang problema dito is M sub U. So paano nga ba makompute si M sub U? That is simply 1.2
multiplied by the dead moment plus 1.6 multiplied by the live moment. Okay, then dito naman para sa CM sub A, that is simply the dead moment plus yung ating live moment. Okay, so kailangan nating makuha guys yung ating magiging dead moment at saka yung ating live moment. Okay, so ang gagawin naman natin is kailangan nating malaman yung ating moment dito. Okay, so itong 481 natin na dead load, sabihin natin WD. So kung si WD lang yung i-apply natin dito, so WD is 481 pounds per foot. Okay, so ano yung ating magiging maximum na moment dito sa ating beam? So obviously, yung ating maximum na moment will be located sa may gitna, and yung ating formula para doon, take note, the maximum moment is equals to WL squared over 8. No? So, take note, itong formula na to na maximum moment is para ito sa simply supported. Ibig sabihin, hinge yung isang support, yung isa ay roller, and dapat siya ay uniformly distributed load yung ating nag-a-act. So, katulad netong uniformly distributed load. So, bali guys, no? So, para sa dead moment, yung ating dead load nga is 481 pounds per foot. So, kunin natin guys yung ating M sub D. So, WL squared over 8. So, W sub D ito. So, again, ano nga ito yung ating value ng ating dead moment, dead load? That is 481 pounds per foot. So, bali mangyari dito, 481 pounds per foot yung ating dead load times L natin is 30 feet. Then squared, then divided by 8. So, ang lalabas dito na dead moment is equal to 54,112.5, and this is in pound foot. Okay? Then para sa ating live moment, that is WL squared over 8. Itong W na to is yung live load. Okay? So, yung ating given dun sa problem, yung ating live load nga daw ay 550 pounds per foot. Okay? So, dahil nga 550 siya, mangyayari dito is 550 times L, which is 30, squared divided by 8. So, yung ating live moment is equal to 61,875 pounds foot. Okay, so kung i-convert natin ito, guys, to keep feet, ang mangyayari is, M sub D natin is 54.1125, and this is in keep feet. And yung ating M sub L is 61.875, and this is in keep feet. Okay? So, ngayon, makukompute na natin ngayon, guys, si M sub U. Ayun. So, M sub U natin is 1.2 moment D plus 1.6 moment L. Okay? So, ang lalabas dito, of course, is M sub U will be equal to 163.935 cubed feet. Okay? Kasi nga, gagamitin natin dito nga si M sub D at saka si M sub L. Kayo na lang bahala mag-compute, no? Ayun. So, dito naman sa M sub A, ang ating magiging value dito sa M sub A ay magiging equal to, again, i-add lamang natin dito si M sub D at saka si M sub L. Ang lalabas is 115.9875. This is in keep feet. So, ngayon, no, mako-continue na natin. So, sige, continue natin, guys. So, si MU ba ay less than or equal kay VMN? So, ano ba yung mangyayari, guys? So, M sub U natin is 163.935. Dapat less than or equal siya kay VMN. So, yung ating VI ito. Ito yung ating MN. So, yung lalabas dito is VMN natin will be equal to 202.5. So, nasatisfy ba? Yes, nasatisfy. So, dahil nasatisfy siya, therefore, ano nga yung tanong dito sa taas? Ang tanong nga dati dito sa problem na to is kung meron ngang adequate moment strength yung beam. So, by LRFD, nasatisfy yung ating MU must be less than or equal to VMN, so therefore, meron siyang adequate moment strength. So therefore, ang ating magiging conclusion dito sa LRFD is, therefore, the beam has adequate moment strength. So ito naman tayo sa ASD. So para sa ASD, yung ating M sub A is, ito na nga, na-compute natin to. This is 115.9875. Dapat ito ay less than or equal to MN over omega. So again, yung ating MN is 225 and yung ating omega is 1.67. So ang lalabas dito, guys, is this is 134.73. Na-satisfied din siya, tama ba? Because 115.9875 is less than or equal kay 134.73. So ayun, so na-satisfy siya. So therefore, ganun din yung ating ditong magiging conclusion. The beam has adequate moment strength. Okay, so nasagot na natin itong problem, guys, no? So, sa susunod na video, no, ang gagawin natin is isosolve naman natin itong problem na to na medyo mahaba.
No, so determine the flexural strength of a W14x68 of A242 steel subject to continuous lateral support, unbraced length of 20 feet with C sub B equals to 1.0 and an unbraced length of 30 feet with C sub B equal to 1.0. So next video ito, so I hope panoorin nyo yung aking next na video. If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures Nice from Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again, guys. Once again, this is Sir Mars, and see you in the next lecture.